Ito matagal nang tinatanong sa akin ng mga DIYers din dyan kung pwede bang ipagsama ang hindi magkaparehong specs ng solar panels like 200 watts at 100 watts o hindi magkaparehong brand or type like mono at poly o sa madaling sabi, mismatched. Actually, hindi ito recommended pero hindi rin naman prohibited. At may sinasabi silang golden rule at mismatched rule dyan. So yan ang i-share ko sa inyo ngayon. At tingnan din natin using simple computation para talagang maintindihan nyo yung mismatch rule at golden rule na sinasabi nila. Kasi kapag nag-connect ka ng solar panels without proper matching, kung hindi maganda ang matching ng dalawang panel na pinagsama, ma-series o parallel connection man yan, malaki ang mababawa sa performance ng solar array. Ito kasi kadalasan tinatanong na mga gustong mag-upgrade ng setup. Yun bang gustong magdagdag ng malaking solar panel pero gusto pa rin gamitin yung mga lumang maliit na panel nila. So yan ang i-share ko sa inyo ngayon, coming up. Okay, so sa nasabi ko kanina, hindi recommended pero hindi po ibig sabihin na dahil hindi recommended ay hindi na pwede. Pwede mo na maipagsama ang magkaibang specs ng panel at pwedeng maging okay ito o maliit lang ang mababawa sa performance as long as na talagang tinitingnan o kinocompute mo ng maayos ang bawat electrical parameters nito, yung current, voltage at wattage ng bawat panels. At kung okay lang sa iyo ang resulta ng maging performance, then nasa iyo na ang desisyon kung ipagsama o hindi. Dahil ang maging resulta ay nagvavary depende sa specs ng mga pinagsama mo na panels at pati kung paano nakakonect, series ba or parallel connection. So, ipapakita ko sa inyo ang mga example computation, paano ba makukuha ang compatibility ng panel. Maganda sana yung actual na harvest kaso andito kasi ako sa barko, hanap buhay muna tayo dito. May nakasing kita sa YouTube. Ni-skip kasi ng mga viewers yung ads. Huwag nyo naman kasi skip ang ads para ganahan siya gumawa ng video. Okay? Alright. Don't forget to subscribe. Anyway, pag nakawin ako sa atin, subukan natin gumawa ng actual test. Kaya abangan nyo yan. Kaya kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na po kayo. At huwag rin kalimutang i-turn on ang notification bell. Okay. So, paano ba yung golden rule at mismatch rule sa pag-wiring ng magkaibang panels? Unahin ko muna itong golden rule. Sa golden rule, dapat kapag magkapareho ng voltage ang dalawang panels, pero magkaiba ng current, dapat parallel connection lang ang gagawin mo dito para ma-maximize mo ang performance ng dalawang panels. At kung same current naman ang mga panels at magkaiba ng voltage, ang dapat dito ay series connection. Makikita nyo mamaya kung bakit. Ngayon, ang tanong, paano kung hindi pareho ang voltage at current ng mga panels? So dito, pwede mong gamitan ng 25% mismatch rule. Ito, nabasa ko sa solartechadvisor.com and I think worth to share para doon sa wala talagang ibang option kung hindi mag-combine ng dalawang magkaibang panels. Sabi dito, according to mismatch rule, the voltage and short circuit current difference of the two types of solar panels should be less or equal to 25% to allow for mixing without power loss. So, dapat daw na hindi tataas ng 25% ang difference. At kapag mas mataas ng 25%, ay mas maganda, huwag nyo nang ipilit na ipagsama. Kasi baka maging useless lang ang gagawin nyo. Makikita nyo yan sa example mamaya. Pero ito, guide lang naman at nasa inyo na ang desisyon. So, paano ba kunin ang 25% na yan? Ganito lang yan. Depende sa pag-wiring na gagawin mo sa mga panels. Kung series connection, kunin mo ang short circuit current or IEC ng lowest rated panel, then divided by the short circuit current rating ng highest rated panel. At ang sagot, i-minus mo sa 1. At dapat, ang final na sagot ay hindi dapat tataas ng 0.25. or equivalent po yan sa 25%. Kapag parallel connection naman ang gagawin nyo, kunin nyo ang VOC or open circuit voltage at ganun din ang pinakamababa na voltage divided by sa pinakamataas na voltage, then i-minus mo sa 1. So ganun din, dapat ang sagot ay hindi tataas sa 0.25.
So, dapat 0.25 or below lang. So, ngayon, i-example natin itong 200 at 100 watts na panel. Ito kasi ang tinatanong sa akin. Okay, first, tingnan natin ang sa series connection. Okay, so 6.09 amperes, ito yung mababa na short circuit current or IEC. Then, divided by dito sa pinakamataas na IEC na 11.85 amperes. So, equal to 0.51. Then, i-minus natin sa 1 as per nga sa 25% mismatch rule na formula at ang sagot ay 0.49 or equivalent ng 49%. So, hindi pumasa sa 25% mismatch rule. So, ibig sabihin, hindi advisable sa series connection. Pero para mas maintindihan nyo, tingnan pa rin natin mamaya as per Ohm's law. But before that, tingnan muna natin dito sa parallel connection. So, sa parallel connection, voltage ang titingnan natin. Itong VOC or open circuit voltage. So, ang mababa ay 21.45 volts divided by sa pinakamataas, itong 22.66 volts is equal to 0.94. Then, i-minus natin sa 1 is equal to 0.06 or equivalent lang ng 6%. So, pasok siya as per 25% mismatch rule. Ngayon, tingnan naman natin sa Ohm's law. By the way, sa pag-wiring ng solar panels, tandaan na ang nasusunod na rating ay yung pinakamababa. Diba sa Ohm's law, kapag series connection, mag-a-add up ang voltage, but same lang ang current. At sa parallel connection naman, ang mag-a-add up ay ang current at same lang ang voltage. So dahil hindi pareho ang voltage or current dito sa mismatch panels, ang masusunod sa computation ay ang may pinakamababa na rating. Then sa pagkuha ng total power or watts ay i-multiply lang natin ang total current at total voltage ng solar array. So para mas maintindihan, tingnan natin sa example kung ilang watts ang expected na lalabas na power or watts kapag i-series natin ang dalawang panels na ito at ganun din kapag i-parallel natin. First, tingnan natin sa series connection. As per 25% mismatch rule, hindi ito pasok na ipagsama sa series connection. Kaya tingnan natin kung bakit. So i-add natin ang voltage ng dalawa, this time VMP ang gamitin natin. So 18.15 volts plus 18.5 volts is equal to 36.65 volts. At para makuha ang wattage, i-multiply natin sa current. So sa nasabi ko kanina, ang pinakamababa ang masusunod. So itong 5.51 amperes ang gagamitin natin. So ang sagot ay 201.9 watts. So makikita nyo ang laki ng nawala sa power kapag series connection. Ito ang sinasabi ko kanina na useless ang ganitong setup. Dalawa nga ang panels mo, pero 201.9 watts lang ang makukuha mo instead of 300 watts. Ngayon, tingnan naman natin kapag sa parallel connection. As per 25% mismatch rule, pasok itong dalawang panel sa parallel connection. So, tingnan natin sa Ohm's law. I-add natin ang current, IMP ang gamitin natin, 10.85 amperes plus 5.51 amperes is equal to 16.36 amperes. Then, para makuha ang wattage, i-multiply naman natin ito sa may pinakamababang VMP, which is 18.15 volts. So, equal to 296.9 or round off na natin sa 297 watts. So, almost 300 watts na. So, ibig sabihin, kapag itong dalawang panels ang ipagsama nyo, advisable lang ito sa parallel connection. By the way, sa iba, kapag ganito ang ginagawa nila para ma-maximize talaga ang performance ng dalawang magkaibang panels, ay nilalagyan nila ng tig-iisang solar charge controller ang bawat panel, pero papunta lang sa isang battery. Dagdag gastos nga lang kasi nga dalawang controller ang gamit. Ang formula ay hindi lang pang maliit na setup ha, pwede rin i-apply sa mga malalaking setup. Like halimbawa, mayroon kang 3,200 watts na solar array. Bali, 10 320 watts solar panels na naka-series connection. At halimbawa, nabasagan ka ng isa at dahil wala kang makitang pamalit, pinalitan mo lang ng 300 watts. Kapag kinumpute mo yan, gamit ang formula na sinabi ko ay hindi lang 20 watts ang nawala dyan. In short, ang mangyayari dyan, magiging 300 watts na lang ang performance ng bawat solar panels. At tandaan pala na most of the time, mas mababa ang actual solar harvest compare sa computation dahil yan sa maraming factors like system loss,
positioning ng panels, weather condition, or kaya efficiency ng bawat panels. Kaya kapag meron kayong mismatch panel, compute nyo as per sa mga rules na nasabi ko. Then kapag okay sa inyo ang result as per computation, then connect nyo, but then observe nyo pa rin ang actual performance. At huwag kalimutan ng solar charge controller or inverter ay may maximum input yan sa voltage at current. Kaya kasama yan dapat sa pagplano ng iyong setup ng solar panels. By the way, kung nagustuhan nyo ang aking video, iwanan nyo naman ako ng like dyan at panoorin nyo rin ang iba ko pang videos tulad yan. Ayan. At please support my channel by subscribing. Click nyo lang yung aking icon sa ibaba para mabisita nyo ang aking channel at para makapag-subscribe na rin kayo. At after subscribing, huwag kalimutang i-turn on ang notification bell. So, ayan. Thank you and God bless.